Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa playoffs na ito ay may ilang bagay nga tayong nalaman sa team ng Warriors. Si Stephen Curry ay isa pa din sa mga pinakamagaling na player sa buong NBA. Kapag kailangan mo ng big game sa kanya ay handa siyang mag-deliver. Si Draymond ay halos wala pa rin pagbabago. All-around effort pa rin ang pinapakita niya. Si Kevon Looney ay isa sa mga pinakamagaling na rebounder sa buong liga ngayon. Ngunit may ilang katanungan nga na kailangan din masagot. Tulad ng karapat dapat pababigyan si Klay Thompson ng max contract matapos ang performance niya ngayong playoffs. Lalo na sa Game 6, scoring only 8 points on 3 of 19 shooting sa field with a negative 33 plus minus. Sa kanyang last 3 games ay nag-average lang siya ng 9 points on 9 of 42 shooting sa field. Habang si Jordan Poole naman ay nagkalati nga buong series, averaging only 5.8 points per game sa kanyang last 5 games sa playoffs. Silang dalawa nga ang sinisisi ng mga fans sa pagkakatalo ng Warriors. Isa pa sa Game 6 nga si Stephen Curry lamang ang gumawa ng double digit sa kanilang starting lineup. Mahirap nga manalo kung ganun mga kaibigan. Hindi naman sinisi ng mga fans si Andrew Wiggins dahil pinilit na lang nga nito maglaro kahit na may fractured rib. At si Draymond naman ay hindi nga ito kilala bilang tagagawa ng puntos. Kaya naman si Klay Thompson at si Jordan Poole nga nang napag-iinitan ng mga fans ngayon. Sa palagay nyo ba ay deserve pa ba ni Klay Thompson ng panibagong max contract dahil lang loyal siya sa Warriors? O panahon na upang i-trade sila ni Jordan Poole para sa ikabubuti ng franchise na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers. So sa Game 6 nga ng matchup nila kontra sa Warriors ay opisyal na nilang tinapos ang serye sa pangunguna ng 30 points, 9 rebounds and 9 assists na LeBron ay nakuha nga ng Lakers ang panalo dahilan upang umabante na sa Western Conference Finals kontra sa number 1 seed Denver Nuggets. Well, bago nga mag-umpisa ang series na ito ay natanong ang ilang mga analyst at reporter kung sino ba sa palagay nila magwawagi sa series na ito. Ang buong TNT crew nila Shaquille O'Neal, Keddie the Jet Smith, Charles Barkley at Ernie Johnson ay pinili nga ang Warriors. Warriors in 7 nga ang iba at Warriors in 6 naman ang iba. Tinawanan lang nga ni Barkley ang Lakers at sinabi na wala itong chance kontra sa defending champions. Si Stephen A. Smith ay pinili din ng Warriors na magwagi sa kanyang show na The First Take. Habang ang mga reporters naman na sila Kendra Andrews, Jerry Bembry, Jamal Collier, Nick DiPaola at Bobby Marks ay sinabi na Warriors in 6. At Warriors in 7 naman sila Kirk Goldsberry, Israel Gutierrez, Tim Legler, Kevin Pelton, Ramon Shelbourne, Mark Spears at Omyang Misuk. Ang tanging nagsabi na Lakers in 6 ay si Dave McMenamin ng ESPN at si Andre Snellings. Well, natapos nga ang series na ito na Lakers ang nasa tuktok, once again beating the odds. Pumasok nga sila na underdog o dehado sa lahat ng talpakan at ayon din sa madaming analyst ay Warriors ang magwawagi. Ganun pa man, ito na nga sila ngayon, nasa West Finals na sila at makakaharap nila ang number 1 seed sa West na Denver Nuggets. Isang series kung saan sila ulit ang underdog at dehado sa mga betting odds at sa mata ng madaming tao. Lalo na kung record lang nga ang pagbabasehan natin. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?